For the bodies of those priests whose blood is brought into the sanctuary by the high priest for sin are burned without the cup. Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without the gate. Let us go forth therefore unto him without the cup, bearing his reproach. For here we have no continuing city, but we seek one to come. By him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is the fruit of our lips, giving thanks to his name. But to do good and to communicate, forget not, with such sacrifices God is well pleased. Obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief, for that is unprofitable for you. Ulitin ko na lang po dito sa verse 8. Sabi dyan, Jesus Christ, the same yesterday, today and forever. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita. We pray na kayo po magbagabay sa amin. May adin po, Lord, as we preach this the same message. May kli lang alam ba tayo pray ngayong umaga. May tinamay yung kalagahan, Panginoon, na maintindihan namin. Magpasalamat din na ma-appreciate ang katotohanan na kayo hindi nagbabago. Hindi nyo kailangan magbago dahil kayo perfect na. I pray, maintindihan po namin ito, Lord. Lagi sumabago. Maraming salamat sa amin panauhin. At again, kayo po magpala, kayo po mapupurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maka po na po. Good morning po sa lahat. Good morning. Title po natin ngayon. Mamaya may isang preaching na, kaya tira kayo ng lakas. So, title nito, medyo ano lang, sabi nga, tongue in cheek, no? Para pinost natin, medyo parang clickbait. Pero ang title natin is, Kay Jesus, My Forever. Ayan, familiar ba kayo sa mga ganong usapan dati? Hanggang ngayon ba, uso pa rin ba yan? Kasi alam mo, mga year 2017 natin, nauso yan. Si Kesyo yung mga palibasa, mga loko-loko naman talaga itong mga showbiz na to. Parang gina-justify nila, walang forever kasi talagang ganyan nyo. Pero hindi, tayo mga asawa nyo, forever ba kayo bad? Kuya Jun, palagay nyo? Ha? Nagpakasal pa nga kayo. Sumagot kayo! Bad, forever ba kayo? For life. For life lang. Forever yeah. Lang sila. Yan lang pala yung kayo na lang ba, eh. Forever ba kayo? For life na, yan. Masakali na matay kasi yung isa, huwag naman. Legal naman yan, okay lang mag-asawa ulit. Pero parang hirap na, no? Yes. Ganun na yung kami, huwag niya ang tanongin. Pero... Kay Jesus, may forever. Amen. At ang team, tema natin ngayon, kinuha lang natin ito sa Mother Church, ha? Sa Diet, kasi yun ang team nila for this year, tsaka this, mamaya. Masabi mo dyan, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Si Jesus, siya ang Kristo, siya ang Messiah, siya ang pinadala ng Panginoon. Siya hindi nagbabago. Pareho siya dati, hindi lang kahapon to. Mamaya, titignan mo, napakaraming verse. So kung ano siya kahapon, ganun siya ngayon, ganun siya hanggang magpakailanman. Hindi niya kailangan magbago eh. Wala siyang mali eh, na para baguhin niya. Ay, hindi ako marunong dati masyado. Kailangan, baguhin ko na lang. Ano ba, baguhin mo kung perfect ka na, di ba? Okay, kaya ang ating subtitle, yung focus natin, kasi medyo inisip ko rin yun sa mamaya nga, kasi nga, lahat po, ganun ang preaching eh. Kaya mag-focus ako sa isang bahagi lang nito. Yung ano rin naman, relevant sa atin. Okay, yes, salamat si Jesus ay forever siya. Perfect na siya, hindi na siya magbabago. Eh, paano tayo? Kaya subtitle natin at focus, appreciate the Lord's perfection by being the same as He is. Pwede mo dumtungan ng gano'n, haba na kasi. Sa Tagalog, dapat maintindihan natin na ang Panginoon ay perfect, walang talagang perfect kasi wala ka nang dadagdag. Absolute. So, pero hindi sapat na siya lang yung ganun eh. Siya lang talaga yung ganun, pero anong gagawin natin? Kasi ang context ng ginagagalingan ko, actually, iba naman, ganito, napaka-OA, lalo yung mga Pentecostal ganyan, lalo yung mga Calvinist din daw, ha, sabi nila, ikaw na, Panginoon, ikaw talaga lahat, ikaw na. Perfect ka kami, wala kami kwenta. Mabaho kami, hindi kami matalino, ganyan. In a way, totoo, di ba? Kaso ang problema doon, pag puro ka ganun ng ganun, ano mangyayari sa'yo? Di ba? So dapat may kino-goal din tayo sa buhay to be more like Him. Amen.
So kung perfecto siya, matalino siya, mabuti siya, dapat pag ganun din yung papunta natin para ma-appreciate din tayo niya at ma-appreciate din natin siya. Hindi yung, oh, ikaw lang yan eh. Ano, may ganun pa din. Para minsan kahit sa, may mga matampuhin ano eh, no? Ewan, kahit sa trabaho, ganyan. Ayun, napakailam dyan, hindi ko kaya yan eh. Mga ganun ba? So hindi ka na nag-engage. Hindi maganda yung para sa iyo, para sa lahat. So tayo, ang focus natin ngayon na yes, Jesus ay mabuti, magaling, lahat na, matalino, forever, hindi namamatay. Eh tayo din naman, hindi na tayo mamatay, magligtas ka na. So sa earth, sana tayo mag-improve na mag-improve to be the best version of ourselves, yan ang objective natin. So define natin yung perfection, wala nang mali, walang sublime, no? Ibig sabihin, perfect, ano pa mga... Meron pong konting pagkakaiba po yung perfect definition sa King James, ha? So, yung sabihin lang niya, mature. Pero still, ang pinag-usapan natin ngayon, perfection talaga. Being being entirely without fault or error or defect, flawless. Okay, iba, kala, flawless daw yung mukha, kunwari. Pero kung para sa iba, oo, eh, di ba? So, wala nang ginawa, kundi... Wala talaga, so what, di ba? Mas gusto ko rin asawa ko na masipag, medyo may konting ganyan. Pero nagawa niya yung dapat niyang gawin, hindi puro ganda lang. Amen? Yung manika, ganun din, maganda rin. Eh. Pero, hindi lang kailangan mo. Pero, ang perfection na dapat natin gayahin, ang Panginoon talagang perfection sa lahat ng bagay. Okay? Now, ano ba, immutability, ito yung mga terms lang na mamaya gagamitin ko ng magamitin, kaya dapat alam natin. Pag sinabing immutable, alam niyo naman yung pag sinabing nag-mutate, di ba? Alam niyo yun, lalo mga pelikula ngayon, mga mutants, ganyan. Kaya siya dati rin siya ng tao, nag-mutate, naging monster, o iba, naging mutant niya. Kaya siya nagkaroon ng power, obviously, ng katotohanan yun. Pero yung mga bagay talaga nag-mutate actually. Kunti-kunti, lalo daw yung mga na-expose sa nuclear energy or nuclear waste, ganyan. Totoo po yun, talaga nagbabago, nag-mutate kasi nga, para nagpabakuna. Nagpabakuna ba si ati, ano, Joy? Napilitan. Kayo ba, nagpabakuna ba yun? Lahat kayo? Ikaw? Isa pa, gusto niyo pa ulit? Buti hindi kayo, ano? Na chamba, ano? Yung sasabihin nyo, so, yan yan, naalala ko yung bakuna na naman na yan. Kasi nga, kung hindi nyo po alam, yung mga, yung recent special yung bakuna na yan, mRNA, yun yung pinaka, nag-function na sa pinaka-pinaka loob ng tao. Yung sabihin nun yung, eh yung ginagamit ng katawan para mag-produce ng another cells. So, pag may nagkamali doon, parang code, hindi nyo kasi alam yung code, sila lang ang source code. Ayun yung panggawa, ano pa maganda yung nagsasaan po dito. Kunwari ako ay, kunwari na lang gumagawa ako ng tinapay. So gusto ko perfect na tinapay. So gagawa ko panghulma. Yung panghulma ko, lagay lang ako ng lagay doon. Dahil isa yung hulmahan, magkakamukha yung tinapay, di ba? Eh paano kung yung hulmahan ang nasira? Ano mangyayari? Lahat na manggagaling doon, may ano na, hindi na iba na itsura, di ba? Mabuti kung tinapay lang yan. Eh, paano kung yan nga, tao? Okay, so ano pa mga maganda illustration dito? Yung kotse kunwari, yung paggawa ng kotse, maayos yan dapat. Yung makina na gumagawa ng mga parts niyan is maayos. Masira lang yung nag-produce niyan. Yung lahat na ipoproduce niyan after that, sira na rin. Okay? Ganun yung DNA natin. Na yung mRNA, yun yung pinapakialaman niya yun. Kasi nga, wala talagang bakuna po sa mga coronavirus type of ano. Kasi nga, napakaraming type niyan. Hindi mo maubos yan, yung variants niyan. Kaya ginawa nila, pinakialaman nila, para daw kung sakaling magkaroon ka ng ganun, lalabanan daw nung kesyo nung ano mo. So in a way, may credit naman talaga doon, kaso marami pa rin ano. Side effect. Maraming risk, malaking risk. So yan ang mutation. Okay, baka mag-mutate ka, baka may zombie na sa
So yung mga malapit daw, so alam nyo po yung magkaroon ng mga lugar na ang tawag dyan, nuclear fallout na tinatawag, sabihin sa Ukraine, nagkaroon po niyan eh. Na-expose sila sa, alam nyo ba yung nuclear? yung atom po, nagpo-produce, hirap extreme siya na technical, no? Pero basta may lumalabas siya na parang virus na, kaso physical, napakaliliit na scale, no? Mga, talaga parang tinitira ka ng, alam nyo, x-ray. Yung paano nakikita yung buto mo eh, opaque to. Kasi hindi lang ilaw yung pinapapasok sa yung mga particles. X-ray nga, no? Tinatawag nila x-ray. So kaya pag in-x-ray ka, tagus yung x-ray sa ano, sasaluhin ng nasa likod, makikita yung buto mo. Okay? At hindi lang buto, iba pang part ng ano, depende sa ano nila, configuration, di ba? So ganun po yung nuclear ano din. Kalimutan yung term dyan, basta yung mga... Basta yun, basta mamaya hindi ko explain to sa kanila. Okay. So, ayan, so, kaya nag-mutate. Kaya yung sa Ukraine daw, tsaka sa Japan, yung iba daw, meron na sila nakitang mga after ilang years, nagkaroon ng parang mga hayop na dalawa ulo. Pwede ba yun? Ay, nag-mutate nga, ay, naiiba. Ang aso, isa lang ulo niya, di ba? Pero pag pinakilaman mo yung DNA niya, kasi tinira sila ng ano, involuntarily, naiiba yung paggawa nung tao, hayop, yan. So, ang karamihan po dyan, namamatay. But anyway, sa ngayon doon, nag-heal na daw yun. Pero, balik tayo sa immutable. Pag immutable, hindi na babago. Matirahin ka man ng, ano, ito mga halaman din, pwede mong i-bend yan, di ba? Tapos, kung depending kung nasa environment sila, doon sila tutubo ng direction na gano'n. Kasi nga, either natumba ng una, and then naputol, ganyan. Kung depende sa sitwasyon, doon siya nababago na yung nababago yung shape nila. Amen? So ano pa? Lahat ang nagbabago eh. Naapektuhan lahat. Iba, minsan maganda yung building mo, tapos biglang gumuho sa baba, nag-depreciate yung value niya. Iba, nalindol. Lahat ng bagay nagbabago eh. Ano pa? Tao din. Dati, mamaya tayo punta doon. Physical muna. Christian, nagbabago din. Wala nang mas. Salamat. Amen. Okay. So, pero, pag sinabing immutable, kabaligtara, kahit anong gawin mo sa kanya, hindi siya magbabago. Sino ganun dito? Sino matigas ulo dito? Huwag naman ganun. Pero, ang Diyos kasi, maraming dahilan bakit tayo magbabago. Either kulang tayo, gusto mong ibang tamad, naisip niya, pambira, pag tamad ako, na magkakagusto sa akin. Diba? Lalaki ka, responsable ka. Diba? Yung matalinong babae, hindi ka gustuhin yan. Kaya babaguhin mo ngayon yun, diba? Yung isa sa mga dahilan bakit ka nagbabago, diba? Or napalo ka. Dati, bastos yung bibig mo, lugar ka sa isang lugar na bawal pala yon. Tama na kasi tinuturoan ka. Dati, palamura ka. Ngayon, hinto na kasi napalo ka sa bibig. Ay, masama pala yun, di ba? Nagbabago ka kasi kailangan mo bago. Naisip mo, mali ka dati. Amen? So, bakit ba tayo nagbabago? Maraming dahilan. Gusto mo magsipag, gusto mo maging tamad. Yung iba naman, pag yumama naman, nananaba naman kasi hindi na kailangan magtrabaho masyado. Ang dami pagbabago. Pero ang Diyos ay hindi nagbabago, hindi siya kailangan magbago, hindi talaga siya magbabago. Kasi siya yung pangalitan, Lord, nakita mo naman, nag-rebelde sa iyo yung Israel, o pwede ba baguhin mo yung ugali mo, Lord? Hindi niya kailangan magbago. Amen? Wala nang idadagdag sa talino niya. Eh, may natutunan ng Diyos. Wala na siya matutunan. Alam niyo na lahat yan eh. Kaya rin din pag sinang immutable, hindi nagbabago, hindi na kailangan magbago. Not susceptible to change. Not capable. At sa case ng Diyos, hindi talaga siya, hindi capable. Gusto niya magbago, magbago siya eh. Nagkatawang tao nga siya eh, si Jesus, di ba? Pero pag hindi niya gusto, hindi niya gagawin kasi hindi niya kailangan. Amen? So marami po tayong verse dito. Pag eternal muna, pag sinabi eternal, ito po ay hindi nawawala. Pag sinabi eternal, panghabang buhay, everlasting,
Walang hanggan. Yan, having infinite duration, everlasting, walang katapusan. So ganoon ang Diyos, hindi lang sa from now, ano, even sa in the future, wala siyang pinanggalingan nga eh. Basahin din mga maraming verse po, no, na ito po yung tema, no. Sabi sa Hebrews, yung nabanggit natin kanina, Hebrews 13:8, ang sabi diyan, Jesus Christ the same yesterday, today, forever. Kung ano siya ngayon, kung ano siya kahapon, yun pa rin siya ngayon. Sabi si James 1:17, napakarami ito, pero isa-isay natin para makuha natin. Baka may duda ka dyan, sinabi pa ng Bible yan. Sabi dyan, every good and perfect gift is from above and coming down from the Father of lights, in whom yung ang Panginoon Diyos daw, ang Ama, wala sa kanyang variableness, hindi siya nagbabago. Neither shadow of turning, ni kahit konting clue, parang nagbago ng konti ang Diyos ng Old Testament. Wala! Kaya yung mga nagsasabi niya, yung mga Judais, tsaka yung mga iba, gusto nilang baguhin ng Diyos para kesyo tayo din na may magbago. Ibig sabihin, ay, yung mga dati ganyan ng Diyos, ngayon di na. Modern na ngayon eh. Walang oras sa Diyos. Okay? Walang modern, lahat sa kanya modern, lahat patanda. Kasi wala sa kanya yan. Sabi sa John 8:58. Ganda nito para sa mga bago eh, no? Kayo pong magbasa. Ready? Go. Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Kilala niyo si Abraham, napakatagal sa Genesis 5 po yan. So before Moses pa yan, before David, before Hezekiah. Then after how many years, kung hindi nagkakamali, parang alas 2,000 taon din, saka lang pinakalak si Jesus. Pero sabi niya dito, bago pa kay Abraham, ako na. Kasi andun na siya. Paano nangyari yun? Kasi nga, matagal na siyang nabubuhay. Siya ay Diyos eh. Nagkatawang tao nung pinanganak siya dito ng 2,000 years ago. Doon lang siya nagkatawang tao, pero matagal na siya. So yan ang Diyos. Ganyan si Jesus. Ephesians 4. Ay, pareho lang po ito eh. 5, sabi dyan, one Lord, one faith, one beauty. Isa lang ang Diyos. Wala, huwag ka na magdagdag. Huwag mong iasahan na magbabago pa yan. Isa lang yan. Hindi siya magbabago. Okay, verse 1:12. Kayo naman ulit, parang kayo anong antokin. Ready, go! And as a vesture shall thou fold and hop, and they shall be changed, but thou art the same, and thy years shall not. So, pareho ka pa lang, hindi ka mawawala, hindi ka magkukulang, pareho ka lang, hindi siya nagbabago. Sabi sa Revelation 1:4, sabi rin po dito ay, ako na lang, sabi dyan, John to the seven churches which are in Asia, grace be to you, peace. From which, yung kapayapaan daw nang gagaling sa kanya, na ano daw siya? Siya dati, siya ngayon, siya darating. Ibig sabihin, andyan na siya, matagal na si Jesus. Okay, and then, ito naman yung pagiging eternal ng Diyos, Deuteronomy 32, ito po yung kanta, no? Naalala niyo yan. Ang sabi dyan, for I lift up my hand to heaven and say, I live forever. Ang Diyos yan. So forever siya nabubuhay, hindi siya namamatay, hindi siya tao. Hindi siya tao lang. Sabi dyan, 27, Deuteronomy 33, the eternal God is thy refuge. And underneath is the everlasting arch, yung kinakanta natin. Sabihin, lagi siyang andyan, may nagagawa siya. Yung arms kasi yan ang lakas natin, tsaka yung function natin eh. Ang Diyos kahit anong mangyari, kumikilos pa rin siya kung gusto niya. At pinangako niya sa ating mga anak niya. Kaya hindi ka dapat mawala ng pag-asa, mamaya punta tayo sa Hebrews doon. So kaya sabi niya, and shall thrust out the enemy, ibig sabihin, thrust out, TH, ipapaalisin, okay? From before them shall destroy them. Yun yan ang Panginoon. Ano pa? Psalms, ito marami sa Psalms, sabi dito, Psalm 135:13, sabi po dyan, thy name, O Lord, endureth forever. Kailan daw? Forever. Nananatili ang kanyang pangalan, na siyempre siya rin. Alam mo pag ikaw, namatay ka ng ilang taon, makakalimutan, hindi, nakalagay ako sa kung saan, makakalimutan ka rin, sino nga ba yun? Kailan kasi ganda daw. Wala, tagal mo ng patay, wala ka na rin.
inukit mo pa. Ang Diyos kasi hindi namamatay. Kanyang pangalan, lagi may kilala. Hanggang sa lahat ng generation. 2 Peter 3:8. Sabi dyan, but beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord 1,000 years, and 1,000 years as one day. Ano ba talaga? Yung sa 1,000 taon daw, parang sa kanya, parang 1 araw lang. Ba't ganun? Kasi nga, wala siyang, hindi siya constrained ng oras. Hindi siya naiinip. Hindi rin siya, ay, ang tagal na nun, naaalala ko. Pwede siyang bumalik dun eh. Back to the future. Wala ang future sa kanya, tsaka past, halos. Alam lang natin, alam, inaalala, kinukumpara lang sa kanya kasi pag nakaka-relate sa atin. Pero siya mismo, hindi siya, ano dun, apektado. Lapit na po tayo, meron pa akong 3 pages. Ang sinabi niya sa Revelation 1:8. Sabi niya po dyan, I am Alpha and Omega, si Jesus po yan ha. The beginning and ending, saith the Lord, which is and which was, which is from the Almighty. Inulit nyo kanina, di ba? Dati na siya, ngayon, kahapon, dati, ngayon, sa future, siya pa rin ang Diyos. And then, 11, ito po yung tapos na po yung, ano, no, 7 years. Ano mangyayari? Sinabi niya, sa saying, we give thanks, O Lord God, Almighty, which art and was and which art to come. Paulit-ulit lang, dati ka na, ngayon, ganun ka pa rin. Pag sa future, ganun ka pa rin, ikaw pa rin yan. So kaya sabi dyan, kaya ikaw, nasa inyo lahat ng kapangyarihan. And then si Jesus naman in particular. Parang sabing dati na siya. Hindi na sa Bible ba yan, nasa Old Testament ba yan, nasa si Jesus, New Testament lang nata yan eh. Sinabi po sa New Testament, sa Old Testament, asa na ba yung Micah? Sigat na sigat po ito, lalo pag Christmas. Ay, basa nyo, ready, go. Christmas nila, ready, go. But thou, Bethlehem, Ephrathah, though thou be little among the houses of Judah, yet out of thee shall be comfort unto him that is to be ruler in Israel, whose soul is forth from home, from everlasting. Though thou, okay? Kahit na, ikaw. Yan. So ngayon, si Bethlehem kasi manggagaling nga sa kanya, isa sa mga maliit daw na tribe within the tribe of Judah. Huwag mong isbulin yan, Bethlehem na yan. Diyan manggagaling yung Messiah. Hindi sinabi Messiah dito, pero alam natin yan from Moses pa lang, pinangako na si Jesus. So saan nga manggagaling exactly? Sa Bethlehem daw. Okay? Ang sabi dyan, so meron sa kanyang binigay lang na description, siya daw ay who's going forth. By the way, kinurap ng modern translation to, no? Parang sinabi doon, who's origin. Walang origin ng Diyos. Nasabi dito, who's going forth, kung paano siya kumikilos, kung paano siya, kung anong klase siya. From old. Uy, may old eh. Ibig sabihin, no, may pinanggalingan. Hindi, kinurap niya, from everlasting. From, ha? Ibig sabihin, kung ito yung past, kung 19 ano ngayon, 2000, hindi ba ako yan. 1980 kasi ako pinanganak, sabi nila, sa Facebook. Ano yan? Now is the time you realize that 1936 as far as 2024, 1980 is to, yung 1936 daw, ganun din kalayo sa 1980 kasi yung batch namin, 1980. Ganun din siya katagal. Ganun din kalayo yung 1980, tama ba? Yung 2024. Today is 2024. Minus 1980. 1980 ka rin ba, ate? Oh, batch tayo eh. Ilang years yun? Siyempre, kung ilang taon na ako, 44. So, ganun din katagal daw yung 1910, panahon pa ng hapon. So, yung para sa akin, matagal yung 1930s, pag na mag-uusapan yung 1910, panahon ng hapon, ang tagal na nun. Akala mo lang yun. Para sa mga matanda, saglit lang sa kanila yun. Pero, ano pang mas matagal sa panahon ng hapon? Panahon ng Kastila. Ano ba? Panahon ng Egypt, panahon ng Panginoon. Mas matagal pa. Pag pinatagal mo pa yon, creation na yon, ang Diyos, sobra-sobra pa dun. Andun na si Jesus. Yung sinasabi dito, ako naintindihan sana, no? Move on tayo, sabi dyan. Sa John 8 naman, nabanggit natin kanina, sorry. Alisin ko nga ito.
T-shirt pa ako mamaya dito. Nabanggit na po yan. Okay? John 17:5. Ang sabi doon. Jesus, prayer ni Jesus yan. Okay? So, John 14 hanggang 17. Mapahabang prayer yan. Isa sa mga nasabi niya, sa prayer niya, sabi niya, "And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was." Sa Tagalog, "Lord, ako'y, luwalhatiin mo, okay? Nung luwalhati na meron ka na dati pa, dati kasama kita nun eh." So, sabihin, kasama niya yung Diyos Ama, magkasama sila, para sinabi sa John 1 din, di ba? Ganun din eh. "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." So, kasama ni Jesus, ang Ama, dating-dati pa. So, gano'n siya katanda? Before the world was, bago pa gawin yung earth, eh sabi nila, billion daw na ginawa yung earth, di naman. Sabi sa Bible, mga wala pang 4,000 years ago yan. But anyway, ando na ang Panginoong Jesus, okay? Sana malinaw yan, ha? So, dito na tayo sa immutability. Ibig sabihin, may mga sabi ba sa Bible, hindi siya nagbabago? O yun nga, forever na gano'n na siya, ba't siya magbabago? Hindi, baka nagbago siya sa sobrang tagal. O di, tingnan natin, sabi sa 102:27, sabi po dyan, "But thou," sino tinutukoy dyan? Ang Diyos. Ito, sabi dyan, "I said, oh my God," okay, ang tinutukoy dyan, Diyos. "Pero ikaw, Lord," yung iba kasi, yung damit, naluluma. May damit ba kayong luma? Hindi sinusot, di naluluma yan. Pero ako, yung mga damit ako, sapatos, luma-luma na dati, bago lang to eh. Ganun talaga eh. Naluluma lahat, pati sasakyan. Diba? Pati bahay. Lahat. Building. Ito yung mga building na bago ngayon sa ano. Maluluma rin yan. Pero sabi nito, ang Diyos, ganun ka pa rin. Ang iyong taon ay walang katapusan. Malakay 3:6. Ito, laging kinukuti basta ito kasi nga, malinaw ito eh. Sabi dyan, hindi siya nagbabago. Sabi dyan, "For I am the Lord, I change not." Hindi siya nagbabago, hindi niya kailangan magbago. "Therefore, ye sons of Jacob are not consumed." So medyo nirelate lang niya dyan. Kasi pag lang Diyos nagbago, patay na iba eh. Paano yung mga anak niya ng mga Hudyo na wala nang kinalaman sa kasalanan ng tatay nila? So kaya hindi sila inuubos ng Diyos. Alam ng Diyos, merciful siya. Ano Psalms yung paulit-ulit yung ano, Nay? Is 135 ba, 136? Oh, is mercy endured forever. Hindi na lala, 135 ba tayo? But anyway, hindi siya nagbabago, salamat. Kasi kung nagbago na siya, ngayon mainitin ang ulo niya na ngayon, dati hindi. Kasi napikon na siya sa tao, hindi siya nagbabago. Hindi siya sobrang pikon na mag-iiba na siya, sobrang pikon. Amen? Amen. Alam niyo ba yung mga ganyan, pag napikon na, iba na yung ano? Iba na yung tono ng, di ba? Ako, pag napikon na ako sa inyo, ang kulit niyo, okay, makulit. Ang Diyos lang din nagbabago. Amen? Kasi sinusubukan din natin yan. Yan nga preaching natin ngayon eh. Okay, taposin ko lang itong mga verses. Napakarami. Pero sabi sa John 17:24. Mamaya, isang preaching ha. Okay, yun nga magbasa. Ready, go. Ayan, hindi ganyan pagsira niyan. So, continuation lang to kanina sa John 17:5, ngayon naman sa 24. Ganun pa rin. Sinasabi niya, "Lord, pareho tayo, magkasama tayo yung glory natin, shared yan." Kasi pareho nga silang Diyos eh. Diyos Ama, Diyos Anak. At sabi diyan, "Minahal mo na ako bago pa magkaroon ng mundo." So, napaka tanda na rin ng Panginoon, di ba? Pero again, hindi nga siya matanda kasi wala siyang time eh. Colossians, ito, kinabisado natin dati ito, di ba? Sinong creator? Ang Diyos, di ba? Pero actually, ang specific niyan, si Jesus pala yan, no? Sabi dito sa 17, "And He is before all things, and by Him are all things consist." So siya ay nauna na sa lahat ng bagay. Ano sabihin nun? Pati earth, nauna na siya sa universe, sa araw, Milky Way. Nauna na si Jesus dyan. Malinaw yan, okay?
Hebrews 7. Sabi dito, kayo naman ulit, there you go. Without father, without mother, without descent, having neither beginning of days, nor end of life, but made life unto the Son of God, abideth of grace continually. Lalo ko, end of life na yan. Sabi ng tawag sa end of life, yung mga system na yun, end of life yan eh. Yung sabihin, decommission. Kasi talaga parang ano, sa sasakyan, pabol ba kayo sa jeepney out, pace out? Kawawa naman, di ba? Pero iba, gustong-gusto yan. Kasi parang luma-luma na to, di pinapalitan. May bago rin naman eh. Hindi safe, ganun din. Nasa driver yan eh. So nakaka-visit din ako, nakabuisit ako ng ibang jeepney driver. Pero pace out mo yung driver. Hindi yung ano, jeep. Eh, paano yung matino, di ba? Yes. But anyway, lahat yan na may phase out actually. Eventually, may phase out yan. End of life. Sino tinutukoy dito actually? Si Melchizedek. Pero, kinukumpara ngayon si Jesus kay Melchizedek. Kasi Melchizedek, hindi wala sinabing may nanay ba si Melchizedek? Wala, basta sumulpot na lang. Eh, si Abraham nag-offer sa kanya, nag-tides pa. Eh, si Abraham nga yung bida sa kwento eh. Ba't siya nag-tides doon? Kasi kinukumpara siya kay Jesus pala. Wala siyang sinabing beginning of days doon, no end of life. Kasi nga, kinukumpara siya sa Son of God, kay Jesus, na siya ay priest. Okay? So, si Jesus ay Diyos, prophet, priest, king. Lahat na. Pero dito lang, priest lang, kinukumpara siya kay Melchizedek na sinabi rin sa Genesis, siya ay priest. So, ganyan po si Jesus ngayon. Napakarami pa nito. Isang page pa. Ako na lang magbabasa. Bilis ako na lang po, no? Revelation 22:13, sabi niya, ganun din parang kanyang Revelation 1. So, 22 naman, I am Alpha and the Omega, beginning and the last, the first and the last. Siya na lahat. Siya ang umpisa, siya ang huli, wala siyang time. Hindi siya nagbabago, hindi niya kailangan magbago. Acts 24:16, sabi niya, and herein do I exercise myself to have always a conscience void of... Iba na pala to. Kamaya na to. Okay, so natapos ko namin pala yung mga verses. Punta tayo sa ating mga points. So again, ang focus natin ngayong maga, yes, ang Panginoon di nagbabago. Ay, anong gagawin natin? Purihin siya. Okay yun. Pero hindi nagtatapos doon. Sayang naman. Nakakita ka ba ng... Sa iba sa atin, magaling mambola lang eh. Nari, ano ba yung mga bagay na ina-appreciate mo? Pag puro showbiz ka, puro physical na lang yun, nakakaasar na yun eh. Nung una, madadala ka dyan kasi wala namang iba kang mapanood, lalong panahon namin eh. Kaya kahit mga Kristiyano, no, Miss Universe, ito yung pinakamaganda siguro sa mundo kasi Miss Universe eh. Ah, mas magaling Miss World, eh, Universe na yun eh. Tawag-tawag lang nila yun. Hindi maganda yun, palakas ng mga bakla yung mga yun. Hindi yung gusto maganda, mga paloko dyan. Maganda yung asawa mo, tingnan mo. Yan ang maganda, amen? Wala akong asawa eh. Maghanap ka. Pero huwag ka maghahanap ng parang kala mo. Kwento ko na sa inyo dating may crush ako dati na maganda, no ba? Inuutos-utosan ako. Sabi ko, sandali. May mali dito, ha? So, okay, papailalim dahil sa ganda lang. Kasi yung ganda, relative yan. Sabi ko na sabi yun. Kasi, yun, na-appreciate. Pag may bagay ka na-appreciate, mga babae, na-appreciate din nila yung maganda. Kasi gusto nilang, hindi lang magpuri, ang ganda talaga. Maya-maya, ginagaya na yan. Saan ba siya nag-parlor? Doon din ako. Ano bang binibili niyang brand? Doon din ako. Ginagaya mo, di ba? Normal yun. Kasi nga, na-appreciate mo yun eh. So again, sinabi ko sa iyo, mababaw lang yun. So pero normal yun. Kasi ganun tayo. Ngayon, pag natalino, may nakilala kang matalinong tao, talagang ang dami kong mga hinangamay. Finalow ako dating ganyan. May nakuha ko din yung mga natutunan ko sa kanila. Pero nalagpasan ko na sila. Di naman. Pero, in a way, parang mag-move on kayo pag nakita mo na yung limitasyon nila. Dati si Ravi, pina-follow ko yan eh. Magaling din. Kaso loko-loko rin pala, bandang uli. Eh, kaya yun, binasura ko na. Pero may mga natutunan ako, okay lang yun. So, gusto ko sabihin dito, pag may na-appreciate kayo, matalino to ang gagawin mo. Makikinggan mo. Diba? Minsan gagayahin mo pa yung style. Normal yun, kasi nga, paano mo naman appreciate kung di mo naman gagayahin? Ang sipag mo talaga, ikaw na lang. Diba? Nang-aasar ka nun.
Yung totoo, pag talaga na-appreciate mo, ang sipag talaga, ang galing nito, ang galing mag-shoot, oh, gagayahin mo yun. Kaya ngayon, pag-usapan natin, yes, ang Panginoon ay hindi nagbabago, pwede ba gayahin natin? Hindi natin perfectly magagaya ang Panginoon, obviously. Hindi tayo pwede maging immortal na katulad niya. Actually, immortal din tayo, eh, pero hindi katulad niya. Okay? Ano yung mga points natin? Things about Jesus that doesn't change. Tingnan natin yung mga bagay sa kay Jesus, hindi nagbabago to, gayahin natin. Okay? Meron tayong walo. Meron tayong 24 minutes. Number one. Sabi dito sa one, sorry, bigyan tayo sa ating chapter. Last chapter po ito, ha, nang ibig sa nagkapaalam na si Paul dito. Sino man ang author nito, pero... Sabi niya, let brotherly love continue. Isa sa mga bagay na hindi nagbabago kay Jesus, alam niyo ano yon? Yung ibang tao, di ba, sabi nga sa inyo, alam na talaga eh. Kahit nakita kayo na sino bang kinasalingin, mga bakla kinasalingin week eh, no? Loko-loko to. Iyak, kadiri. Sino yung mga artista ngayon na kinasal, kunwari, napakamahal pa, and then, pahanga pa, kesyo ganyan, I love you, ah. Kilig to the max. Forever na to. Hindi nga forever. Sila nga nagsabi niya, mga showbiz, walang forever. Kasi nagkakasira. Kasi naman, mga fornicator kasi yung mga yan, adulterer. Paano sila magkakaayos niyan? So, pero ang Panginoon, di nagbabago yung kanyang pag-ibig. Amen? Amen. So, tingnan natin yun. Kaya mo bang gayahin perfectly again? Hindi. Pero still, maganda yun. Sabi mo, maganda yun ha. Gayahin ko. Hindi siya nagbabago. Pag mahal niya, anak niya, mahal niya. Hindi siya yung, ano, lumipas na yung pag-ibig ko sa iyo. Parang yung mga showbiz, ano ka showbiz? Si Jesus hindi, lumilipas. Pero gusto ko rin sabihin dito, alam niyo ba, dahil pag ikaw yung nagmamahal ka, dapat meron ka ding hate. Ganyan po yan. Opposite lagi. Parang ba't sinabi kong mahal ko ang, kunwari, yung anumang mahal nyo. Mahal ko yung church, kunwari. Definitely may galit ka. Ano yung galit? Galit ka saan? Sa mga kasira sa church, di ba? O kung gusto mo yung katotohanan, ayaw mo sa kasinungalingan. Pag mahal mo yung trabaho mo, ayaw mo mawala yun, ayaw mo masira yun, ayaw mo malugi. Kung mahal mo yung cellphone mo, ayaw mo masira. Asal ka masira, lalo pag sasakyan daw. Kung bago ako nagsasakyan, ganyan, yan, kahit ganyan lang yan, tingin ako ng tingin, parang di ako makakatulog nun. Eh, wala kami sariling garahe. Umupahan lang kami doon. Ano, alas dos, nagigising ako, andyan po ba yung sasakyan? Ganun yun eh. Nakakabaliw din. Ngayon, nagkaroon kami ng anak, Stephen. Ganun din, mahal na si Stephen. Ang cute. Nasaan na Stephen? Baka na, laglag na yun. Hindi ka mapakali, di ba, Ate Joy? Pero pag pang-apat mo na, bahala na siya. So, ganun ang pag-ibig. Pero tayo, nagbabago tayo kasi ganun eh. Ayoko na, mahalan yung mga anak ko, ganyan pala, paglaki niya, nakukulit pala niya, hindi ko namamahalin niya, di ba? Pero ang Diyos, hindi siya nagbabago. Amen. Jesus, amen. So, salamat doon. Pero, again, balik tayo sa hate, okay? So, dahil siya ay nagmamahal, nag-hate din siya. So, dapat maintindihan natin yung, kasi hindi ka pwede po love, ma-appreciate mo yung love kung alam mo yung hate niya. Okay, so si Ate Joy, meron siyang babae, anak, di ba? Mahal niya yung, mahal mo ba yung anak mo, Ate Joy? Pag may nanloko dyan, gusto mo ba? Gusto mo patayin, di ba? Gusto mo umbagin, di ba? Kasi na-experience din natin yan tayo. Mahal na mahal, pinaasa ka, tapos asal na asal ka sa manloloko ngayon, di ba? Ganun din sa, yan, nag-atrabaho, sipag-sipag mo, lolokoin ka lang, di ka mabayaran or something, may makilala tayong ganun. Nag-abroad, bahala ka sa buhay mo, wala kang magawa. So pag may mahal ka, may kagalit ka rin. So gusto ko sabihin lang yon, lalo mamaya, kasi nga, minsan hindi tayo nag-hate. At pinsan, pag nag-hate tayo, parang ano ka na, eh, hater. Ganun ang love, nag-hate si Jesus, saan siya galit? Nakita niyo yung galit niya sa mga Pharisee, sinisigawan niya eh, mga hipokrito kayo! Kasi niloloko niya yung mga tao na to, mahal niya yung mga tao eh. Para maligtas! Niloloko niyo, iyabang niyo. Ano mga paandam niyo dyan? Kala niyo kung sino kayo, galit na galit si Jesus po. Huwag kayo, huwag na huwag kayong may pagpapalagay na nagmamahal yung tao, hindi na nagagalit, eh? Ano yun? Mga hipokrito, yung mga hipokrito, ganun.
Pag nagmamahal kang tunay, may kinagagalitan ka. Amen. Pag mahal mo yung asawa mo, galit ka sa sisira dyan. Amen? Amen. So yun lang gusto kong sabihin. So pag galit ang Diyos sa bakla, bakit siya galit sa bakla? Alam niyo, kailangan ipasok yun eh. Diba? Kasi nga, this week nga, ganun eh. Amen, amen pa itong mga lokon-lokon to. Bukalista ng True Faith. True Faith pa yung pangalan. Bakla pala. As yung mga loko-loko din katulad niya, bakla din. Amen. Congratulations. When you... Hindi magtatagal yun, mga bakla. Kala niyo, tatagal yan. Tsaka una, ba di sila kinakasal? Huwag nilang gamitin yung institution ng kasal. So, galit ang Diyos sa bakla. Malinaw po yan sa Bible. Sana magkaroon ng lakas ng loob. Sabihin nga na maya yan. Amen. Amen. Magulat sila, ewan ko. Kasi iba naniniwala, kahit bakla daw, pwede pa maligtas. Paano yun? Tingnan mo sa Bible kung paano nagkaroon ng bakla. Basta naging bakla, pinanganak. Hindi pinanganak na bakla yun. Kinagalitan sila ng Diyos. Give over sila ng Diyos. Tayo natin yung mga kabataan nyo. Kaya dapat maging straightforward tayo dito. Yung isang umate sa alahala, parang yung gano'n, may mga kaibigan bakla. Straightforward na natin, hindi kaya na mag-sugarcoat dyan. Amen. Nasa ano nila, kumbaga nasa bangin na yung mga kabataan ngayon eh. Kung ganyan na nakikita nila sa ABS-CBS, Inquirer, talaga namang binida pa. Wala namang mabalita. Yan pa babalita nyo. So nagganit ang Diyos yan, malinaw po yan sa Bible. Nagbabasa ka, Genesis 19, Judges 19, sinunog yan. Inubos yung Benjamites, halos. Dahil dinipensa nila yung mga bakla. Hindi sa Romans nga, yung wala ng pag-asa yan, kaya galit ang Diyos dyan. No? So, wag mo nga rin, Diyos galit, hindi siya nagbabago. Oo. Hindi nagbabago yung pag-ibig niya, hindi rin yung nagbabago yung galit niya. Amen? Kasi magkano yan, magkakontras yan, pero magkasama yan. Amen. Move on tayo. Ano pa hindi nagbabago kay Jesus? Sabi sa verse 4, sabi dyan, marriage is honorable in all, and the bed undefiled. But whoremongers and adulterers God will judge. Ano yung particular na kasalanan na ano dito? Tinitira dito. Lust, 'di ba? Fornication, adultery. May pagkakapareho 'yan eh. Mga sexual sin 'yan. Kaya kabaligtaran nito, ang Panginoon hindi nagbabago ang kanyang purity. Amen? Amen. Kaya mga bata ganyan, kahit may nakita pa kayo, pastor, may nakita ako eh ano nga eh nag ganyan, adultery ko ano. Pinatawad pa rin. Hindi nagbabago ang judgment ng Diyos dyan. Salamat kung talagang nakabangon. Pero never yung isipin ng Diyos, nagbabago na pa. Ngayon, modern na ngayon eh, pastor. Eh, sa US nga, hindi na nagtatagal yung may asawa, mag-asawa, nagpapalitan. Kahit pa magpalitan pa ka, anong mamangyari sa US, sa Pilipinas man, hindi nagbabago ang Diyos. O, anong gagawin natin? Ha, nagbabago tayo? Dahil modern time, kasi mga artista nakita mo, minamanipulate yung mga artista na yan. Kaya yan, may pera, mga maladimonyo yung mga nagpapasahod dyan. Yun ang totoo doon. And then, gagamitin sila ngayon in a way na, yun po, ang ganda-ganda mo, hindi ka pwede. Lala, pangit na ng asawa mo, magano ka. Iniimpluensya nila yan. Hindi nagkataon na mga artista ay talagang paligero, hindi. Kasi tinuloy, kahit mga naghiwalay, lalong binubos yung karir, ba't ganun? May nag-instruct doon, ah, ganyan mo. Eh lalo pag nagbakla, ganun din yan. Alam mo, nalalaos ka na, dapat may pagbabago sa karir mo. Ano yung maganda? Marami ng pogi. Pagbakla ka naman. Eh pag humindi ka dun, eh laos na ako, anong gagawin ko? Sige, gabakla na lang ako yan. Ibubus nila yan. Alam niyo ba yun? Popondohan nila yan kung sino yung gusto, yung kasama sa agenda nila. Ganun niya. Pero ang Panginoon, hindi nagbabago. Kung galit siya sa adultery dati, fornication dati, ganyan pa rin yan. Alam pa kailan kung ano uso ngayon. Amen? Hindi siya nagbabago eh. Anong gagawin natin? Eh di follow tayo. No? Lalo na pa yung Bride of Christ na tinatawag sa Revelation. Sino yun? Nakarami ang sabihin yung Kristiyano, diba? Totoo rin naman yun. Though technical, yung tinutukoy din actually yung New Jerusalem. Okay? Pero still, sino may nasa New Jerusalem? Hindi mga Kristiyano. So hindi lang basta baptist yun. May mga baptist bride eh. Ang bride ni Jesus, lahat naman na palataya in the past, na mabago, ano man niya. Kahit ano pang church yan, basta ligtas. Okay?
So ang tanong, gusto mo ba yung asawa mo? Para sa mga lalaki to ba ito, ha? Gusto mo mag-asawa ka, Ezzy, ano, pinagsawaan na yung asawa mo? Ikaw, bud? Wala naman matinong tao na ganun. Sorry, medyo ano tayong usapan natin, pero yun nga eh. Kasi mga bastos ngayon, kaya sa TikTok ganyan, sinasari nila yung sarili na maging bastos. Eh, sayaw lang naman to eh. Diyan nag-uumpisa yan. Eh sabi ng sa preacher, nung ala ko sobra-sobra yung sabi ng preacher is, nakasulat na sabi, dancing is the road to adultery. Yung sabi niya, sabi ko, grabe naman yun. Pero ngayon, naiintindihan ko na eh. Lahat ng mga adulter na gupi, naglalandi-landi muna yan eh. Ano yung the best way na maglandi? Magpakita ka ng motibo, paano? Lalo pag ina-advertise mo yan, naghahanap ako ng bago kasi sayaw-sayaw yan. Ganun naman yan eh. Lalo sa TikTok ngayon kasi mga kabataan, kala nila laro lang. Men! Yes. Pero Panginoon, hindi nagbabago, huwag tayong magbago, huwag tayong luma na yung standard na yun. Hindi na kailangang, hindi na luluma yung kasi nga timeless, therefore it is timely. Ibig sabihin, walang, sa Diyos, walang oras, walang taon, walang, hindi na luluma yan. Kaya pwede natin panghawakan yan. Gayahin natin siya, purity niya, hindi nagbabago. Sabi yung kanina sa Acts 24, sabi ko kanina, ito mga Kristiyano to, anong gagawin natin? Gusto maglingkod ng tapat mo? Okay, si Paul, ganun din. Anong ginawa niya? Sabi niya, ito po'y isa sa mga kanyang nga ba to? Ito yung mga ano niya eh. Yan. Depensa niya po to. So, siya ina-accuse, isa sa mga speech niya, marami siyang speech niya sa Acts eh. Isa sa mga sinabi niya, and herein do I exercise myself to have always a conscience void of offense. Nakita niyo yun? Pure siya. Kahit mga pasto ngayon, minsan may halo na rin ano eh. Hindi na pure. Kamiyan pala sa 3. Pero verse, point number 2 natin sa verse 4, purity ang Panginoon. Puro siya, hindi mo siya pwede sabihan. Na siguro si Jesus, kaya siya nagano. Kaya siya hindi nag-asawa. Yan yung mga church ng iba, alam niyo ba yun? Loko-loko itong mga iba sabi, alam mo si Jesus, lalaki din yan, di ba? Of course, lalaki. Pero, mapipigilan niya ba yun? Una, hindi dapat siya mag-asawa. Imagine niyo kung nagkaanak si Jesus, ano mangyayari? Ha? Sino yun? Ano yun? Magiging demigod ba yun? hindi siya magiging, ano? Hindi siya mag-asawa. Maraming problema po yun. Tsaka, again, kaya niyang pigilan yun yung temptation niya sa pagkain at pigilan niya eh. So, tsaka Diyos siya, kayo huwag natin pasukan ng gano'n. Pero iba, loko-loko kasi. Mas gusto ko lang sabihin yun, hindi siya natetemp. Natetemp para siya, pero hindi siya nagkasala. Okay? So, pure ang Panginoon, even ang utak niya, hindi siya mag- Ba't niya kaya nagalit siya kay sa mga disipo? Siguro, nawala siya ng, ano, ng pasensya. Diba? Nakulitan din siya, gusto niyang kutosan. So, may mga kulit na instance yung mga disipo na pinagalitan niya, pero hindi siya nagkasala sa utak. Amen? Kaya, number two, number one is love doesn't change. His purity doesn't change. Move on agad tayo kasi meron tayong 10 minutes na lang, 11 minutes. Dito pa lang, hirap na akong ano, compress. Verse 5. Lalo dun, patay. Kaya bilis ako na lang, sabi po dyan. Okay. Ang context po dito, kasi minsan tayo, lalo tayo ha, pag tayo may problema lalo sa pera, di ba? Nag-iisip na yan. Paano ba ako makakapanloko ng tao? Di ba? Si Jesus kaya ganun? Never. So dapat ganun din tayo. Kaya sabi sa 5 and 6, huwag kang covetous, huwag kang gusto mong makuha sa kanya. Huwag kang magnanakaw, huwag kang manluloko. Bakit? Kasi sinasabi dyan, hindi ka mamatay sa hirap. Amen. Amen. Nga, kailangan mahirap. Pabi yan, dami pang anak eh. Amen. 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 Walang sa lakas mo doon. So, yung sabihin niyo, mamatay kasi again, na-inspire ako dyan. May office mate kami, sabi nga sa inyo. Parang janitor lang siya eh. Pero head of janitor. Yung daming anak, nagulat ako. Pero masipag sa trabaho. Buhay naman. Amen? Amen. Sabi ng Panginoon, huwag kang magnakaw. Huwag kang manloloko.
Hindi ka mapapayaan ng Diyos. Amen. Kaya number three, integrity ng Diyos. Okay, ang si Jesus, hindi siya yung tipong, anong gagawin ko dito? Ang hindi na ma-accomplish ang ano ko, ha? Ang aking mission, ha? Wala siyang ganun. Tuloy lang siya, tiwala lang sa Diyos. So, ang point natin dito, especially sa atin, okay, lalo sa church, pwede ba? Lalo sa money matters, sana hindi tayo masabihan dito, kasi hindi tayo masubukan, yun ang term ni Pastor, hindi masubukan. Sabihin, hindi tayo magkaroon ng temptation, tapos na, uy, yun lang palang presyo nito, eh, ni DM eh, nari lang ha. Ngayon, hindi ka maano sa pera, pero kung isang million na pinag-uusapan, 2 million na. Yun lang pala presyo mo eh. Diyan na ako sa iglesia ni Manalo, yun ang palang ano eh. May iglesia ni Soriano, yung mayaman din. Mga kulto talaga eh, no? Amen. So, integrity ang Panginoon. Di siya nagkulang dyan. Di nagbabago yan. Gutom. Pero salamat yan. Di tayo ginagutom ng Panginoon. Amen? Amen. Tuloy lang natin sa 7 naman. Ano pa yung mga bagay na hindi nagbabago sa Panginoon? At dapat i-follow natin yung kanyang pananampalataya. Sabi po dyan, remember them which have the rule over you, spoken to you the word of God, whose faith follow, considering the end of the conversation. So obviously, si Jesus ay Diyos, ang pinaka-authority na niya, Ama eh. Pero yung faith niya, di nag-waver, amen? Yung papatay na siya, papako na siya sa cross, alam niya yun, mangyayari yun, nag-waver ba siya? Medyo nagsabi rin siya, sabi yun, Lord, baka pwede naman, huwag na to. Sa bandang muli, sabi niya, sige, yun ang ano eh, nanampalataya pa rin siya. So sana tayo ganun din. So okay, walang perfect faith sa atin. Ha? Kahit ano pa yun, bala, nuclear, suguring ko yan. So pwede natin sundan nyo yung kanyang example. Ito itong sinasabi actually example dito, yung mga leader natin. Eh. Okay, obviously ako, naalala ko pa nung panahon, ang hina pa ng pananampalataya ko na, pwede ba yung magtatayos ko, ano naman maitira? Parang, di ba? Papasok ako, nag-church na naman ako, ilang anong oras na maitira ko sa games, di ba? Diba? Hindi ko matatapos yung campaign. No? Ang hirap nun. Dapat magtumutok ka dun eh. Sige yung mga games, diba? Kaya ulit-ulitin mo, perfect mo. Tapos mag-church ako, tatlong araw sa isang linggo. Wala, hindi ko na matapos. Pero manampalataya ka lang. Kasi di mo yung kailangan yung kung saan ka nawawala ng time, pag sa Panginoon, pinagpalit mo yung sa Panginoon, hindi mo pala kailangan yun. Amen? Boy, kahit sa pag-aaral pa, kahit sa trabaho nga eh, ang hirap naman. Pero, sumunod ka lang. Amen? Ang Panginoon, ganun, di nagbabago. Tayo, subukan natin. Huwag natin baguhin, hindi natin kailangan magbago sa mga ganyang bagay. Ito, medyo malaking point pa ito. Sa 9, ano pa yung mga bagay na hindi nagbabago sa Panginoon? Do not be carried about with diverse and strange doctrine. Yung doctrine niya ba, magbabago yun? Dati ganito, pero ngayon, 2024 na yun, hindi na applicable yan. Yung palda, dati na yan. Ngayon, lahat naka... Naka-short-short na nga lang yun eh. Patupad yung palda na yan. So, karamihan ng church, lalo yung mga modern, wala na yan, walang rule na ganun sa kanila. Pero sa Bible, malina, huwag mo isusuot yung pambabae sa lalaki, yung lalaki sa babae. Wala ko sinabi yung palda eh. Ano bang damit ng babae sa babae? At yung lalaki sa lalaki lang. Ngayon, yung pantalon talagang ngayon sa panahon natin, sanay na tayo dun eh. Pantalon, sa babae talaga, pero dati hindi. Salamat nga, wala pa nagpapalda masyadong lalaki ngayon, di ba? Pero sa Scotland, meron. So, hindi nagbabago ang doktrina. Ang daming doktrina nila sa kaligtasan. Wala nagba, kaya nga ito, hindi ko matapos talaga ito mamaya. But anyway, hindi nagbabago ang Panginoon sa kanya. Pag sinabi niya, totoo yun, hindi naman gumbago yun kasi wala kang dadagdag dun eh. Hindi, may nakalimutan pala ako eh, dagdag mo dyan. Kaya magbigay ka na, magano ngayon, magsulat ka ulit. Ikaw, Brother James, magsulat ka ng James 2. Second. Wala tayong dadagdag dyan kasi yung doktrina na sinabi dyan, perfect yan, napaka-importante ngayon. Pag may umaatake dyan, pwede ba labanan mo? Huwag kang papayag na, modern na ngayon, 2024, diba? 2,000 years ago. Huwag kang papayag, hindi nagbabagong Panginoon, hindi naman kabagay sinabi niya. Wala siyang mali. Nung sinulat yung Bible, yun na yun. Okay? So, ganun din na. Minsan kasi, hindi naman natin kailangan ipaglaban to kasi nga, totoo to. Pero in a way,
kailangan paglaban para sa ibang tao kasi malilito sila pag hinayaan lang natin. Kasi okay lang yan, may Katoliko, may ganyan, okay. Huwag mo labanan, bayaan mo sila. Kanya-kanya tayo eh. So, kanya-kanya tayo, pero tuturo ko pa rin tama. At sa isang sa kasama ng pagturo ng tama, kailangan ko sabihin, mali yun. Amen? Amen. Hindi, huwag mo lang pakilaman yung mali. Sabihin mo lang yung tama. Ano ba ginawa ni Jesus? Ni Jesus ba, ganun lang, puro positive? Ito ba yung tama? Kung may mali dyan, bayaan nyo lang sila. Hindi! Pag nakita niyang mali yun, sabi sa inyo, ay mga hypocrisy ng mga ano, tinira niya po lahat yun. Para pag nabasa natin, hindi tayo maloloko. At pag sinabi, huwag kang sisigaw, preacher ka, ano lang, parang CCF lang. Ganyan-ganyan ka lang. Parang kasi Joel Austin. Ganyan-ganyan lang. Hindi na, kaya hindi po sana yung tao sa ganitong preaching ngayon eh. Ang tingin lagi, si pastor, mainit na ng ulo. Ha, hindi mo kaya ng emotion, hindi. Ngayon, ganito ako araw-araw, may point ka, pero hindi. So, kanyang doctrine hindi nagbabago, hindi kailangan magbago, panghawa kami, alamin mo yun. Dahil pag hindi nagbabago yun, at sa alam mo yung bagay na hindi nagbabago, ikaw din, parang kang nakatayo nga sa pato. Ibig sabihin, ay, yung bago ngayon, Yahuwa na, Yahuwa-uwa, ganyan. Mukhang okay yun, Yahweh. Parang Yahweh, parang cool na cool eh, no? Yahweh. Yahuwa, Yeshua. Yun ang uso ngayon, kasi kahit sina ano, yun ang ginabanggit eh. Wala akong pakialam dun. Hindi kailangang baguhin yung nakasanayan na ng mga Kristiyano. Pangalan ng Panginoon, kasi hindi nga nagbabago yan. Okay, so tapusin ko na lang. Naga pa naman eh. Number 6, hanggang 8 lang po to. Ano pa yung mga bagay na hindi nagbabago sa kanya na dapat appreciate natin and follow natin? Verse 10 to 12, mabilis lang po sabi dyan. Malalim pa rin eh, pero bilis ako na lang ha. Okay, kung talaga ninyo kuha, sa YouTube to, pag-aralan nyo. May nabanggit siya dyan, sabi dyan, we have an altar whereof they have no right to eat which serve the tabernacle. Sa Tagalog, tayo, may tinutukoy siyang another set of people at yung tayo, sabi niya, tayo, mayroon tayong altar. Ano yung altar? Muna, dito, sinusunog yung mga offering. Okay? So, anong pinipicture nun? Diba, yung kasalanan, ino-offer yung kung ano ino-offer dyan. So, dati, hayo, pero later, si Jesus. Okay? So, sabi dito, yung altar daw natin, yung iba dito, walang karapatan na kumain. Sino ba kumakain ng mga in-offer sa altar? Mga priest. Bakit sinasabi niya sila? Wala. Sino may sila dyan? Yung tinutukoy niya ng office, hindi mga Kristiyano. Kasi hindi nila intindihan. Naiki-altar din sila, naiki-Kristiyan din sila, naiki-kain din sila, hindi nila intindihan kung ano kinakain nila. So ano kaya yun to? Anong altar? Anong klaseng altar yun? Kasi sa dati po, sa alam nyo na, yung mga Hudyo, pag pinanganak ka talaga, anak ka ng priest, later priest ka din eh. Huwag ka lang sobra sila ulo. Automatic yung sa kanila. Kung sa atin sabi dito, for the bodies of those beasts, which whose blood is brought in the sanctuary by the high priest for sin, are burned without the camp. So pag sinusunog ng buo yan, so sinusunog po yan, sa labas daw ng camp. Okay? Naalala nyo sa pinag-aarala natin, hindi lahat sinusunog doon. Iba especially pag madalas naalala ko pagkasama yung ano basta yung mga dumi basta lalo pag buong buo ginagawa dyan tinatapon sa labas. So ano tinutukoy dito? Pag sacrifice, anong tinutukoy dyan? Para sa yung sacrifice? Para sila ay mapatawad dahil pinatay yung sacrifice and therefore walang kinalaman yung sacrifice, wala siyang kasalanan. Eh tayo nag-offer ng kasalanan. Ito yung kaya dati, inaalam nyo dati yung Bible nyo para makarelate kayo. So ang ibig sabihin nun, nag-offer po ako ah, para sa inyo, para ako'y mapatawad. At may kinalaman nyo sa kaligtasan, lalo nung panahon nila ngayon. Sa New Testament, alam nyo na sa Hebrews, di ba, isang base lang namatay ang Panginoon, siya yung in-offer once and for all, and then once lang, and then tayo ay ligtas na forever, kailangan na nating tanggapin ng Panginoon, manampalataya, tumawag, ligtas ka na, wala nang i-offer ngayon. So, pero ang gusto ko lang sabihin dito,
ano yung bagay na hindi nagbabago sa kanya bukod sa doktrina, pwede na yun eh. Parang in-specify ko lang po, especially doktrina na ang kaligtasan. Okay, sanctification, justification, ang banggit kasi dyan eh. Sabi dyan is, yan, sa 12. So iba po yung sanctification araw-araw nung ginagawa. Ang mas maganda term actually dito, justification. So, pag isang beses ka, nag-sacrifice ang Panginoon, tinanggap mo siya, ligtas ka na. So dito, tinukoy lang dito yung sinusunog sa altar, yun ang nagliligtas. Kaya ang gusto ko sabihin dito, hindi nagbabago yung kaligtasan niya. Amen? Yun na yun. Wala na ibang dadagdag ka dun. Hindi, pastor, mga sobrang makasalanan na yung mga tao ngayon, kaya dagdagan natin. Wala na. Kaya let us preach it constantly. So, soul winner ka ba? Hindi nagbabago ang Panginoon. Iba sa mga modern church ngayon, mag-attend lang yan. So, makakapakinig ng salita ng Diyos. O sa experience natin, ganun ba? Pag tagal sa church, naligtas ba? So, alamin natin kung ano yung tamang doktrina, yung kanyang kaligtasan, yun, ganun din yung preach natin, consistent. Kasi alam mo, pag hindi ka soul winner, ano sinasabi mo, basically? Indirectly sinasabi mo, wala kang pakialam sa mga mapupunta sa impyerno. So, hindi mo tayo araw-araw nag-soul winning, amen? Basta gawin mo regular. Amen. Diba? Kasi kung naiiniwala ka, impyerno punta niyan, tapos nitingnan mo lang, tapos magkakaibigan pa kayo, tapos, hello, hi, oh, sige, bahala ka sa impyerno, ha? Ayaw mo i-open yung langit impyerno kasi baka magkagalit tayo. Mas importante pa sa'yo yun? Totoo ba to? Hindi na uso yan. Loko-loko yung mga sabi, hindi na uso to. Huwag kayo mainiwala to. Kaya nga pinag-usapan natin yan, no? Jesus is the same. Yesterday, today, and forever. Hindi magbabago yun. Yan ang lesson natin ngayon. Kaya nga, hindi siya nagbabago. Huwag siyang kakahiya. Na naluma na yan. Eh, dati yan. O, dati nga. Ngayon hanggang ngayon. Kaya, the same eh. And, yes, dati, ganun. Later, ganun pa rin ba? Amen. Ganun pa rin. Kaya please natin, consistently, constantly, huwag kang mahihiya, be a soul winner at better soul winner. Sabi sa Hebrews, hindi ko na binasa yung mga dito. Hebrews 7:25. Nako, wala tayong oras. Importante kasi ito eh, tapusin natin. Wherefore, is he able to save them to the uttermost that come unto God by Him, seeing He ever liveth to make intercession for them. So, hindi nagbabago kahit pa ang Diyos ay matagal lang namatay, nag-awang kahit sa langit, ay hindi niya na maabot yung mga ngayon din. Dito pa rin siya, may paraan siya. Amen? Hindi pa siya darating ng bodily dito, later pa yon. Pero abot niya pa rin. Makita niyo yun? So, hindi pa nagbabago yung kaligtasan. And then, patapusin na natin to. Ilang minutes na lang po, no? Second to the last, 7. Sorry, 13. Sabi dyan, let us go forth, therefore, unto Him without the camp. So, kung siya ay nag-suffer without the camp, dapat kasama raw tayo. Alam niyo bakit? Inaalis po yung mga maduduming bagay sa camp noong panahon ng Israel. Diba? Alam niyo, yung mga inaalis, may ketong, may sakit, yung mabaho, yung pag sila yung nagdudumi, diba? Ganun ang instruction sa kanila, uy, huwag kang dudumi kung saan-saan dito. Ang Diyos ay among us. Magawin nila, may camp dyan, doon ka sa labas. Wala na masama sa konting labas lang, konting layo lang. Doon kayo mag-poops, kung ano man yan. Doon kayo mag-living, ganun din yun. Doon nililiving yung mga. Bakit daw? Eh, ginawa ng Panginoon, siya yung nag-suffer sa labas. Ibig sabihin ito, parang out ka, di ba? Out of place. Ang Panginoon na out of place, eh. Ano yung nangyari sa Panginoon, di ba? Para siyang outcast eh. Kinawawa siya, pinagkaisahan siya, at siya lang. Pwede ba? Ganun din tayo. Kaya point number 7, hindi nagbabago yung kanyang purpose of suffering. Okay, so gayahin natin to. Wala, di ako naniniwala na maglilingkod ka sa Diyos ng tapat as di ka mapahiya. Takot ka mapahiya. Lahat naman tayo takot mapahiya. Ayaw natin mapahiya. Pero minsan kailangan. Ayoko na yung ganyan ang usapan, pastor. Mahina pa nga yan eh. Pero hindi nagbabago yan ang Panginoon. Hinayaan niya siya mapahiya, eh Diyos nga siya. Hiniyahiya siya. Anong yung asap? Pinahiyad, minura, pinagsinungalingan. Ay, pinagsinungalingan. Anong gagawin? Anong pwede kong gawin? Huwag mo na ako magsinungalingan. Yung reputasyon ko, ano ba? Sino malalapitan ko? Ay, mga media. Kasi ako, di ba, ganyan yung media eh. Kapangyarihan po nila, alam nyo ba yun? Kaya nag-uusap-usap yan. Pag may pinalabas yung media na against kay kung ano, sinong politiko, mag-uusap na yan. Huwag mo na ano yan.
Pag-usapan niyo yan. Pag-usapan niyo lang yung naghiwala, yung kinasal na bakla. Pero yung kaso ko, huwag niyo lang pag-usapan. Kaya ibang kaso nawawala, hindi na pinag-uusapan. Bakit? Kabayaran eh. Pero Panginoon, okay lang, bahiyain niyo ako. Yung kapahiyaan niya, ginamit niya pa. Para sa advantage niya, alam niyo ba yon? Kaya huwag kayo mahihiya, pag lalo na pag naglilingkod kasi, doon napahiya kayo dahil naglilingkod kasi, kinagalitan ka, tinawag kang manang kasi nakapalda ka, ano man yan, soul winner ka, tinawag kang ano, eh wala kasi kayong member, kaya ka nag-soul winning, ganunin ka pa, hindi naman totoo, hayaan mo lang, amen, ang dami ng light sa akin lang, baka yun dyan, ganun yung mga tirada niya, mga yan, sabi ko, tingnan lang natin. Hindi ko nagpaparami. Hindi nga ako, ang Diyos na nagdadagdag sa Diyos, yung sabi sa Bible. Amen. Itong, pag ganyan ang pag-uutang mo, itong taong ito, kung ligtas man yan, hindi lalago yan. Kung lumago man ang, ano yan, gaganon yan. Ba't ka nakatingin sa ganon? Yung tanong. Amen? So, minsan, huwag kayong matatakot, mapahiya. Talaga nakakatakot dyan, pero masanay na kayo dyan. Siguraduhin nyo lang, totoong naglilingkod kayo sa Diyos. At pag doon ang nagliligtas, ang Panginoon nga nag-suffer, ikaw pa. Amen? Amen. Nabasa sa Philippians 3:10. Ako, napakadami nito. Tapusin ko na lang. Last is, ito yung positive na. Okay? Tapos na tayo. Ano ba hindi nagbabago kay Jesus? At dapat nating desire? At dapat, andun yung utak din natin? Gayahin natin kung kaya natin. Ano? Sabi diyan, bakit daw, bakit ang Panginoon at tayo daw, let us, sabi sa 13, ganun din dapat tayo, huwag tayong mahiya, no? Kasama tayo ng Panginoon sa labas ng camp. So, in, ano, no? As it were. Bakit daw? Kasi, makibasa nyo nga, ready, go. For here have we no continuing city, but we seek one to come. So, pwede mo makita sa Hebrews 11 din. Hindi ko nabasahin, pero sabi sa Hebrews 11, kung tinutukoy si Abraham, ano sabi doon, by faith, Abraham, sumama siya kung saan, sa Panginoon, pupunta ka dito, lumabas ka dyan. Nanampalataya siya, ang sabi doon, pinuntala na natin. Yan, you go to the place, receive an inheritance. So, hindi niya alam kung saan exactly, pero sumunod siya, bakit? Kasi ang hinahanap niya pala, hindi basta bansa lang. Sabi dito sa lalo sa 10, no? Sabi dyan, he looked for a city which had foundation whose builder and maker is God. So, spiritual po, yan. Kaya babalikan natin dito, ano yung 14 dito? Ano sabi dyan? For we have no continuing city. So, kahit yung banggit natin kailan lang yung Babylon, di ba? Sa ating Isaiah series. Ubus yun eh. Kung andun lang yung utang mo, Babylon, ano maganda city ngayon? Angeles City daw, maganda daw ngayon yan. Kesyo, gagawing ewan yan. Makati, ah, may mga ano dyan eh. Mga, ang tawag dito, diehard dyan. San Mateo, meron ba? Wala ata. Iba, Antipolo, pagandahan po yan. Eh kung uubusin ng Diyos yan, dyan ka nakatingin, pag dito natira ako sa New York, ang pangit na po sa ngayon sa New York, alam mo ba yun? Lalo San Francisco. Ngayon, bibilib dyan. Ano ba maganda city daw? Una, hindi natin kaya pumunta doon. Maganda man yun. Pero, ang gusto natin yung sa langit. Amen. Kaya number 8, ang hindi nagbabago sa Panginoon, yung kanyang pangako, especially sa kanyang inheritance saka sa reward. Dalawa po yun, ha? Again, alam nyo na yun eh. Hindi ko alam paano explain mamaya ng mabilis eh. Grarap na lang ako. Hindi nagbabago yun. Langit ang pangako dati. Ngayon kaya ano? Hindi na, yaman na ngayon, pasto, sa panahon natin. Pera na. Hindi pa rin. Hindi nagbago yan. Hindi kailangan magbago kasi wala nang titindi dyan eh. Matay tayo lahat. Si Ate Joyce, sigurado naman sa langit. Amen. Kailan pa po? Amen. Okay. Sigurado ko lang na. Ganun kami dito eh. Kasi iba, mga sablay sagot kasi mali yung paniniwala. Salamat, may mga soul winner. Anyway, hindi nagbabago yan, kaya huwag kang, anong motivation mo ngayon? Ah, ano na po ako eh, 44 years old na po ako ngayon. Ano gusto ko lang ngayon? Security sa pamilya ko. Okay lang yun. Pero wala namang mas higit pa dun. Kung security lang, eh, paano kung may mag-offer sa'yo ng ano, politikong ano, compromise? Kasi trabaho, mag-anakaw ka. Eh, siyempre, kunwari hindi, pero maganda ako pa. Kaya security lang pala ang hanap mo eh. Pera lang yon sa mundo.
Pero kung sa Panginoon ka, dumedepende, hindi magbabago yung kahit mamapahama ka dito. Ang hinahanap mo, ang gusto mong papuntahan, yung heavenly city. Amen? Amen. At again, at dalawa po yan, ang kaligtasan and then rewards. So magkaiba yan, pero magkasama yan. Wala kang reward kung di ka ligtas. Pero kung ligtas ka, okay na rin, pero mas maganda, maraming reward. Ang gusto ko sabihin dito, hindi nagbabago, sinabi niya, pinangako niya yan. Okay, sinabi kita din kanina sa Hebrews 11. Paalala ko na sinabi niya rin sa Revelation. Na sabi niya, basahin na natin, tapos na tayo eh. Huling-huling paalala niya po, hindi po siya nag-ano sa rewards. Talagang sigurado yun. Okay? Sabi doon, basa, ready, go. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Pwede ba natin panghawakan yun na mag-isip ng rewards, rewards sa langit, ang karnal mo naman. Siya nga nangako nun eh. So pag minangako niya, maganda yun, pwede mong panghawakan, pwede mong i-desire, at dapat mong i-desire. Amen? Dine-design nyo ba yun, yung heavenly reward? Ano ba yung reward ng Diyos? Hindi mo alam. Okay lang yan kasi talagang hindi natin alam exactly. Pero maganda yung ano man yun. Pwede position sa millennium. Nabanggit ko slider sa inyo, baka lumilipad ka. Mansion. May mansion. Sino gusto ng mansion? Hindi ko makakita yung mansion nyo. Yung saan mapunta ako doon. Pero di ba iba sa atin gusto natin ng magandang tirahan, ano pa? Magandang sasakyan. Eh, pag lumilipad ka na nga, di mo kailangan sasakyan. Diba? Kasi sa mga, kasi nga, paano natin ma-explore yung mga planeta? I believe, mag-teleport na tayo nun. Eh, kaso, pag hindi ka masyadong tapat, kunwari, si Pamela, hindi masyadong tapat, si Juliana, hindi rin. Hindi, kunwari, siya yung tapat, kunwari lang. Lumilipad sila pareho, kasi yung isa, mabilis, yung isa mabagal. Gusto mo ba yun? Lord, ba't ang bagal ng lipad ko? Eh, ito, hindi ka masyadong tapat eh. Hindi ko sinabi exactly gano'n, pero na-imagine ko lang. Gusto mo ba gano'n? Doon ka magkukulang, nasa langit ka na, wala ka ng pagkakataon, no? Na mag-ipon ng rewards. Kasi dito tayo nag-ipon ng rewards sa lupa. Amen? Amen. Kaya yung sabi dyan. Kaya ngayon, tapos na natin. Ang Panginoon, di nagbabago. Appreciate natin siya. And then, gayahin natin siya. Hanggat kaya natin. May mga posible lahat ng attributes ng Diyos. Hindi lahat. Pero karamihan ng attributes ng Diyos, especially yung holiness, yung wisdom, pwede tayo makakuha dyan. Pwede natin magaya yung iba dyan to some level at least. Kaya, i-desire natin yun. Amen? Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong masalita. We pray na kayo pong palaging. Even sa second preaching, Panginoon, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.